napaka-delidyo po ng paraan para makapag-communicate si Kuya Ipe at si James Shop, kina Josh at Bimby, pero hindi nila ginagawa. Miss Aquino, kung ikaw ay may matinding sakit, bakit nakuha mo pa akong i-text ng para lang sumbatan mo ako ang mga artista na medyo nagdadalawang isip na ang mga producers para kunin sila? Nagre-reklamo kasi yung mga babaeng kasamahan sa set. Katulad yung isang actress na magaling, tatabihan niya. Ang sarap-sarap sigurong ano yun ng chuchu mo. Makulit kapag nangungutang. Ay! Chika, kami pa rin po ito, walang pagbabago. Romel Chika. Domari ka rin ko sa Amishta. Morley Alino. Hello, hello, hello! At ito po ang inyong nanay Christy Fermina, hindi bumibitiw sa kanyang pangako. Puro maiinit na chika at intriga lamang po ang hihandog namin sa inyo sa ating programa. At ito ang Showbiz Now Now! Yes, okay, Ate Christy. Alam niyo po, meron po kaming seryosong pag-uusapan kaming tatlo para sa inyo. Ako po ay nakatanggap ng isang text message sa akin telepono na wala po sa akin. Hindi nakaanawang numero niya, hindi naka-save. Nagdadalawang isip po ako kung papatulan ko dahil usong-uso po ngayon ang mga fake news. Mm-hmm. Fake account, fake numbers. So tumawag po ako kay Tita Dolor Guevara para lamang po matiyak ko kung totoong kay Chris Aquino nang galing yung sakdalhaba na text message na tinanggap ko. Sabi ni Tita Dolor, oo kanya ito. Mm. So binasa ko ng dalawang ulit. Yun ang sasagutin natin ngayon. Yeah. Isang araw, meron daw pong ipinapanood na video mula sa YouTube sa kanya, si Bimby. Pinagtagpi-tagpi daw yun, sinamarize, pinagdikit-dikit, at pinag-ipon-ipon ang aking mga komento. Yun ang kanyang ikinagagalit at talaga matatalim ang mga salita niya. Unang-una niyang sinabi, si Robin Padilla, panay-panay, ang pangungumusta sa akin, sila daw ni Mariel. Mm-hmm. Ito naman daw si Kuya Ipe ay best friend ni Senator Bongo at kanang isa pa nilang kaibigan na si Jonathan So. Mm. Alam daw ng dalawang taong ito ang kanyang number. Mm. Si James Shop naman daw, ang kanya raw telepono ay alam ni Mayor ng San Juan, si Samora. At meron din daw sila pang abogado, si Attorney Siegfried Fortun, na alam din ang kanyang telepono. Pero kahit alam daw ni Kuya Ipe at saka ni James, wala namang komunikasyon sa kanilang mga anak. Hindi daw nagre-reach out. Hindi daw nagre-reach out. Napaka-delidyo po ng paraan para makapag-communicate si Kuya Ipe at si James Shop, kina Josh at Bimby, pero hindi nila ginagawa. Mm. Sinabi niya, bakit? Siya pa rin daw ba ang nagkulang? Siya pa rin ang mali? Siya pa rin daw ba ang dapat sisihin? Tatanungin ko kayong dalawa, dahil tayo na may magkakasama dito, at ikaw sa CFM, ikaw din ang kasama ko. Opo. Minsan man, napag-usapan ba natin dito yung kawalan ng komunikasyon ng mga anak ni Chris, kay Kuya Ipe, at kay James? May naalala ba kayo? Never. Never na pag-usapan yung ganun. Ang naalala ko, Ate Christy, yung tungkol sustento lang. Pero hindi yung hindi pinapansin o whatsoever, yung sustento lang. Mm-hmm. Nakasabi ko nga, Ate Christy, di ba, bilang isang ama, dapat andodon ka para magbigay ng sustento financial. Sabi mo pa nga, kahit mayaman si Chris, obligasyon ni Kuya Ipe. Totoo naman po yun. Sustento ang anak niya yun. Totoo naman po yun. Yun. So, nakinig po siya dun sa mga sinamarize na ayon kay Christy Fermin, sinabi ni Christy na ganito, ganito, ganyan, ganyan. Pumasok siya sa laban na hindi niya alam kung ano ang laman. Ang sabi niya, birahin at tirahin mo na ako hanggang gusto mo. Huwag mo lang idamay ang dalawang anak ko. Yun ang sabi niya. Alam niyo po mga kachika at mga kapatid, kulang na nga lang po magtayo kami ng kulto o relihiyon para mangimbita ng mga miyembro sa Pilipinas para ipagpatuloy ang pananalangin kay Chris Aquino para maligtasan niya ang kanyang sakit ngayon. Pati po sina Josh at si Bimby, ikinakambal natin sa panalangin. Mm-hmm. Ang iniisip natin, paano kung mawala si Chris, kawawa naman ang dalawang bata. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. At saka never natin pinag-usapan ang dalawang bata, kundi tanging si Chris Aquino lang ang ating mga pinag-uusapan. Ang nakapagtataka, bakit bumira siya na naman ngayon, nagsalita na naman siya ngayon, na hindi niya man lang inaral kung ano ba talaga yung punot dulo. Di sana, para pumasok siya sa isang laban na malinaw ang kanyang sinasabi, ito mismo, itong Showbiz Now Now. Showbiz Now Now o Christopher Minute ang kanyang pinanood at ipinapanood ni Bimby sa mami niya para wala tayo maitatago kung talagang andyan ay video. Anong itatago natin? At saka, ano
si Chris Aquino siya, alam niya yun, alam niya kung paano ang takbuhan ng mga ano gossip dito sa Pilipinas. Mm-hmm. At ang mga vloggers. Oo, mga at vloggers. Aminin natin ang content ng mga ibang vloggers at Christy. Tayo ang kinokontent nila, pero in a way na parang nagkakaroon ng mga negatibo para makapansin sila at makakuha sila ng mga views. Correct. Yung title. Correct. Yung titlean ng iba. Ang iniisip ko lang ano, si Chris Aquino ay nagpo-post ng mga larawan niya na kung sulatin ko sa column ko dahil totoo naman at yun naman ang sinasabi ng publiko pag nakita, naglalabas siya ng retrato na kaawa-awa siya na yung itsura niya ay yayat na yayat ang kanyang mukha at sabi ko nga kung walang balat na nagdudugtong sa kanyang buto sa kakaunti niyang laman ay mukha na siyang bungo. Ganun ko isulat ko. Hindi ko ikakaila yun. Kinokolom ko yun. At saka kasi na yun naman talaga ang makikita sinasabi ng mga tao na kakakita sa post na pinopost niya. At ang impression ng mga tao, tatanong agad, ay, bakit ganyan siya? Bumubuo na itsura. At kung ilarawan po niya, mga kachika, ang kanyang nararamdaman ngayon, parang wala nang bukas. Sabi niya, ang sakit ay sobra-sobra na para siyang hindi niya maintindihan kung ano yung nararamdaman niya. Napakasakit. Ito po, ibabalik ko kay Chris Aquino yung kwento niya. Kung ikaw ay may matinding sakit, kung ikaw ay masyado nang nasasaktan sa sakit mo, kung hindi mo na alam kung paano kang mabubuhay dahil sabi mo nga, umaasa ka na lang sa mga panalangin at sa biyaya ng Diyos, bakit nakuha mo pa akong i-text ng milya-milya kilo-kilometriko para lang sumbatan mo ako, nabirahin at tirahin na kita, huwag ko lang idadamay ang dalawang anak mo dahil kapag nawala ka ay paano na sila. Never kong pinag-usapan si Diyos at si Bimby sa isang negatibong aspeto. Kaming tatlo, mag-usap man kami tungkol sa dalawang anak mo, yun ay kakambal ng panalangin namin para sa iyo. Di ba? Tama. Yun ang ginagawa natin. Ooh. Tapos sabi niya, alam ko namang fair ka. Oh. Matapos niya akong pakainin ng mga paghusga na wala namang katiyakan. Ang basa ko dito, meron siyang gustong sabihin kay Kuya Ipe at kay James Yap bilang mga ama ni na Diyos at Bimby na hindi niya madiretso. Idadaan pa sa akin dahil siguro ayaw niyang ibaba ang kanyang pride. Ayaw niyang magbaba ng kanyang pagkatao. Nakokontakin niya yung dalawang ama ng dalawang anak niya para lamang magkaroon ng komunikasyon. Pupwede naman niyang gawin yon. Sabi niya kay Senator Bongo at kay Jonathan So at kay Attorney Siegfried Fortune ang number niya na alam ni James at ni Kuya Ipe at alam ni Robin yung kay Kuya Ipe. Ba't di pa niya diretsuhin? Maling-mali. Unang-una walang atraso sa akin ang mga anak mo. Saan mo ba kinuha? Yan tanong na yan. Na dalawang bata, bibirahin ko. Dalawang bata na hindi na nga malaman ngayon ang gagawin kung paano silang magdarasal, mabuhay ka lamang para wag mo silang iwanan. Diba? Chris, kung alam mo lang, may mga pagkakataon nga na mas mahaba pa ang dasal ko para sa'yo at sa mga anak mo kaysa sa personal kong mga kailangan sa Diyos. Sabi ko kanina, kulang na lang na magtayo pa kami ng sekta para dumami lamang ang nagdarasal na makaligtas ka sa sakit mo. At sa mga anak mo, ganun din ang aming dasal na sana huwag silang iwanan ng kanilang nanay. Ika nga niya, I'm the only one that I have. Yes. Diba yun ang sinasabi niya? Meron siyang iniwan na salita. Sabi niya, please let me give Kuya and Bimbs some special memories in case it's really the end of my journey. Gusto niya isang magandang maiiwanan para sa kanyang mga anak. Kung totoo nga na ito na ang talagang huling biyahe ng kanyang buhay. Hindi sa akin manggagaling yon. Hindi sa aming tatlo. Hindi kahit kanino. Ikaw ang magbibigay ng magandang alaala sa mga anak mo. Pag ikaw ay nawala, labas kaming lahat. Dahil ikaw ang direct na kanilang ina. Hindi magmumula yon sa iba. Meron kayo pinakiusap sa akin. Huwag ko nang detalyehin pa yung sagamutan niya. Dahil parang lumalabas na lilipat na naman siya ng ospital. Dahil yun daw pinag-aalala nila sa Houston na gamutan na palpak ay pumalpak na nga. Sa English niya sinabi yan. Kamali-mali na nga kaya hindi niya alam kung lilipat na naman sila at lilipat ng ibang ospital. Pero hindi ko i-detalye yung ibang sinabi mo. Kundi yung in 3 months time kapag lumakas na raw siya, mag-i-immunosuppressant na siya. Ano yun, Ate Christy? Chemotherapy.
Oh, ito yung ano, pwede makalbo. Magki-chemotherapy na siya. Immunosuppressant. Siguro yung parawag ng palalain, yung mga sinabi niya na sakit niya. Nag-aalala na raw yung mga kapatid niya kasi yun daw nangyayari sa kanya yon. Umiepekto sa kanyang mga veins patungo na sa kanyang puso. Diba? Oo. Oh, kakatakot ah. Oo. Oh. Diba nung huli niyang ano, update sa atin na safe na daw siya, diba? Mm-hmm. Pati mga vital ano niya, mga kidney niya, okay daw. Ngayon, mm-hmm. iba. Oo. Oh, oh. Ang sabi niya, nahawa sila ni Bimby kay Josh nung COVID. Magkaroon ng COVID. Oo. Oh, oh. Magaling na raw sana sila pero meron na namang isa siyang personalidad na idinamay na hindi pa pala siya magaling. Parang ganon. Mm-hmm. Ang akin naman ano, ito punto ko lang to, no. Ang sabi niya, masyado ng alalang-alala sina Josh at Bimby sa kanyang kalagayan. Ang sabi niya, si Bimby ay matalinong bata na alam ang lahat ng kanyang gagawin sa kondisyon ng kanyang ina ngayon. Pero bakit Bimby? Binigyan mo pa ng video ang mami mo na pinagtagpi-tagpi at sinamarize para makapekto sa kanya. Diba dapat pang iniiwas na natin ang ating magulang sa sobrang sama ng loob at mga bagay-bagay na ika-aapekto ng kanyang pagkakasakit? Itinatago na natin yon. Ganun dapat. Diba? Ganun. Sa maraming pagkakataon, alam mo to Chris, hindi kasi ako mahilig manumbat. Sa dami ng gerang pinasukan mo sa karera at buhay mo, ako yung unang-unang sumasalag ng bala na tatama sa'yo. Nung one time, tinext mo pa si Willie Revillame, please say thank you to Nanay Christy. Hindi niya naman anak si Bim, pero siya pa nagtanggol sa anak ko nung pinagbintangan ni Jason sa nabakla si Bimby. Nagpa-thank you pa siya sa akin sa pamamagitan ni Willie Revillame. At sa marami pang ibang gyera, ako yung pinakamatapang mong sundalo, Chris. Pero ako rin ang pinakamatapang mong sundalo na hindi kumakampi sa'yo kapag mali ang mga ginagawa mo at alam mo yan. Gaya nito, nanahan ka doon sa mga video na pinaghalo-halo at nag-summarize ng mga sinabi ko. Kaya mo naman pala akong i-text ng ganyang kahaba? Ba't hindi ka nalang nag-text sa akin para malaman mo kung totoo na ano ang motibo ko at kung ginawa ko yon para makasakit sa'yo? Napakaraming pagkakataon na ginagawa mo sa akin yan. Alam mo, habang binabasa ko yung text mo, naaawa ako sa'yo. Awang-awang-awa ako sa iyo. Isipin mo, nakalugmo ka na, may sakit ka na, pinapaniwala mo na kami at ang buong sambayanan na napakatindi ng sakit mo na kinailangan kang dalhin sa Houston dahil sabi mo, time is my enemy. Nagpribadong aeroplano ka na para lang makahabol sa gamutan sa Houston. Pero ano ginawa mo? Sa isang napakaliit na bagay na hindi mo pa sigurado kung tama ka, hinusgahan mo na ako. Walang atraso sa akin ang mga anak mo. Ikaw pa minsan-minsan meron. Pero pusong ina ko, minsan isang panahon, anak kita at nanay mo ko. Minsan isang panahon, may maganda kang nagawa sa akin. Minsan isang panahon, binigyan mo ko ng importansya. Hindi ko yon malilimutan, Chris Aquino. Kung paanong hinusgahan mo ako ngayon, kung paanong sinabi mo na huwag kong bibirahin ang mga anak mo at ikaw na lang. Sana wala kang stiff neck. Sana maalala mo rin yung mga panahon na nagpapasalamat ka sa akin dahil ako ang unang pinakamatapang mong sundalo sa lahat ng laban na pinapasok mo. Yun lang yun. Sa puso ko, mahal ko si Chris. Pinagdarasal ko siya palagi. Alam niyo ba, may mga pagkakataon na may mga kailangan akong personal sa buhay ko. Mm-hmm. Katawan ko, ang mga anak ko, ang mga apo ko. Ang buhay sa pangkalahatan, mas mahaba pa yung panalangin ko para kay Chris at kay Diyos at kay Bimby. Dahil naniniwala ako dun sa mga ipinopost niya. Pinaniniwalaan ko na parang ito na yun. Parang ito na talaga ang huling biyahe ng kanyang buhay. Pero ngayon, nagdadalawang isip ako sa ganito kaliit na bagay tungkol sa mga ama ng mga anak mo, nagawa mo kong sulatan, nagawa mo kong husgahan at pagbintangan samantalang lugmok ka na sa pagkakasakit ayon sa'yo. Paano mo ako mapapaniwala ngayon na dapat kitang kaawaan dahil sa ipinopost mo parang wala nang bukas sa buhay mo? Nakakalungkot. Ate Christy, kasi feeling ko rito sa nakita ko kay Chris sa palitan ng pagsasalita. Si Chris ang klase ng tao na talagang kahit ano pang mangyari, hindi niya bibitiwan sa laban ang kanyang mga anak. Tama yon bilang isang nanay. Kahit na sino ka pa. Ang ginagawa ngayon ni Chris Aquino, bumibira siya na nakapiring ang mata sa sumbong ng mga tao, sa sumbong ng sariling anak niya, na hindi naman niya nakita kung ano ba talaga ang mga nangyari o yung mga na sinabi natin dito. At Christy, naiintindihan ko siya, birahin ka niya, birahin niya kung sino-sino, dahil nanay ako, nasasaktan ako para sa mga anak ko. Pero para ke, husgahan mo ang isang tao na hindi talaga alam o tukoy kung saan ang galing, parang hindi naman yata maganda yun.
At saka, bawat kilos natin may motibo. Totoo. Sabi ko nga, bawat galaw natin may kakambal na motibo. Opo. Ano ang motibo mo para ibagsak mo sa akin ang lahat ng sama ng loob mo kay Philip Salvador at kay James Yap? Kawalan ng komunikasyon, hindi ko problema yan. Hindi tinatawagan dating karelasyon mo, dalawang anak nyo, lalong hindi ko problema yan. Bakit ako? Ako ba ang nakarelasyon mo? Ako ba ang nakapareho mo sa paglipad sa kaligayahan? Never! Si Kuya Ipian at si James Yap, kung nakaya mo na makipagrelasyon at magmahal, Chris, hindi lang laway ang nilulunok, pati ang pride. Kung totoo na ang iyong malasakit ay sa mga anak mo, kausapin mo ang mga tatay nila. Ikaw mismo ang dumiretso. Huwag mo na akong gamitan pa ng kung ano-ano na. May mga Senator Bongo ka pa, meron ka pang Jonathan So, meron ka pang lawyer. Labas ako doon. Ikaw ang dumiretso sa kanila para magkaunawaan kayo. Huwag kang manggamit ng ibang tao. Yun lang po. Tama. Ang bigat, no, Ate Christy, no? Yung bang ikaw tong isang reporter, newscaster, tapos makakarinig ka ng ganitong salita na binubuyalta, ikot-ikot-ikot. Ang pinupunto lang niya ay mapansin siya nung ama ng kanyang mga anak. Tama ka, Ate Christy, yung sinabi mo, bakit hindi mo sila diretsyohin? Sabi mo, may mga telepono yung matindigan. Oo, alam daw. Bakit hindi ka mo makipag-usap doon? No? Kausapin ko nga yung si James, kausapin ko nga si Ipe. Bakit hindi mo gawin? Makararating sigurado, yung tawag. Wala nang pa ligoy-ligoy pa, direct. Direkta mo. Direkta. At saka ang pangit lang, dapat doon ka sa legit kasi eto na yung nagagawa ng mga fake vloggers. Eto na. Eto na yung resulta ng pagiging nag-grab sila ng kwento na yung kwento binabago nila. Yung tanong niya na, bakit? Ano bang atraso ng mga anak ko sa'yo? Napakasakit. Oo naman. Anak kasi yun, di ba? Kahit naman sino. Napakasakit. Napakasakit. Ilalo ka na isang nanay na pagmahal sa anak. Tapos ikaw pa yung sasabihan mismo ng ganon. Di ba parang may isip mo, ate, kawala akong sinabing ganyan. Ang sakit sakit yung bakit, ano ba atraso ng mga anak ko sa'yo. Diba? Andun kagad yung matining na paghusga na kung may atraso ay ginaganito ko, sinisiraan ko. Wala po kaming siniraan na anak ni Chris Aquino. Sana na lang yung text niya sa'yo na, diba? Yung sulat niya sa'yo na Nanay Christy, Tita Christy. Totoo po ba ito? Sa inyo po ba galing itong mga napanood ko sa videos? O, diba? At kung video natin mismo. At kung walang mga dagdag bawas yun. Diba? Kasi ito lang, Christy, manood ka rito sa amin. Akat yung Christopher Minute. Yung dalawa, kung ang binabantayan mo ay kaming tatlo o lalo na ako, panoorin mo yung mga programa kung saan ako naglalabas ng aking opinion. Yun ang panoorin mo. Huwag yung sinabi sa'yo ni ganito at ni ganyan, naipon ni Bimby, na nag-summarize. Oo, napanood sa ibang video. Hindi video ni nanay, hindi video alam mo, Chris, yung mga doktor na nakakausap ko, ang sabi, stress-related ang sakit mo. Lahat sinasabi, stress-related. Huwag ka nang nagpapaka-stress. Iwanan mo ang mundo kahit sandali lang. Tutukan mo ang gamutan ng sakit mo. Sabi mo nga, may gusto kang iwanan na magandang alaala kay Diyos at kay Bimby. Kung totoo na ito na ang huling biyahe ng buhay mo, gawin mo na, ngayon na. Ay nako, lipat na tayo. Ayoko kasi yung ibibintang sa akin na isang bagay na hindi ko naman ginawa. At nandyan kayong dalawa. Kayo makakapagpatotoo kung ginawa ko yon. At saka sa panahon ngayon, Ate Christy, dapat si Chris nag-iipon ng kabutihan, ng lawak ng pangunawa. Dahil ang taong may sakit, hindi natin alam po ano ang pwedeng mangyari. Tayo nga na walang sakit anytime pwedeng pumikit. Yun pa kayang may sakit. Kaya nga, yung pakikipag-away niya, Ate Christy, or pag-text niya sa'yo na napagkahaba-haba, kung itinulog na lang niya yun. Ipinahinga niya yun. 10:30 a.m. sabi niya, I need some sleep, di ba sabi niya? 10:30 ng umaga, gising ka pa. Idudugtong ko lang, sa isang vlog ni Maharlika, na isang loyalista talaga, dyed in the wool loyalista mga Marcoses, sinabi niya, habang nandito ka pa, makipagkasundo ka na sa mga sinaktan mo at inaway mo. Yung mga ama ng anak mo, kausapin mo na, makipagkasundo ka na sa kanila. Tawagan mo ang mga Marcos, mababait sila. Isang tawag mo lang, maintindihan kanila. Ang ganda niya. Yun ang sinabi ni Maharlika. Napakaganda niya. Tapos, ito yung pinakamatindi na sinabi ni Maharlika sa kanya. Itsura mo na yan eh. Yung mga sinasabi mo, isang bulate na lang ang hindi pumipirma para mawala ka. Sakit yun. Pero ganyan pa rin ang ugali mo. Masakit yun, ha? Napakasakit. Sakit yun. Ako naman ay hindi ko sinasangayunan yung mga sobra-sobra. Mm-hmm. Masakit yun. Pero alam mo, saan ang gagaling yung masakit na salita? May pinag-ugatan din na masakit na salita. Reaksyonaryo lang ang tao. Nagbigay ka ng sakit, reaksyonaryo ang tao. Nagsalubong. Yun lang yun. Ay,
Nako. Kaloka. Naging emosyonal po ako, mga kachika. Dali dinipensa ko rin naman po ang aking karapatan. Hindi ko po kakayanin itong lungkot na ito kung hindi ko maririnig ang pag-iingles ng aking anak na si Morley Aliño. Tama. Ano ang gusto mong sabihin ngayon kay Chris Aquino mula sa puso? Mula sa puso, I'm so sad. Ay, tama. You hurt everything. Everybody. Hindi naman kami mga pungga. Ito ba? Mag-iba tayo. Everybody. Nanay Christy is hurting you. Ay, hindi ko siya sinabi. Nanay Christy, you hurting Nanay Christy. Okay. She is so sad. Maybe you should apologize. Ayan. Her. To may to pala. Huwag ka naman. You should apologize, Republic of the Philippines. Grabe, versus. O, diba? For what have you done? You say that Bimbi and Josh, you love you. You love them? You love them. It's okay because you are a mother. Wow. Mother love his... Love. The mother loves her children. The mother loves her children. So, Chris, be nice. Ay, pray. Be happy. And happy. Take a bath every day. Ano ka ba? Napakabingin niya. Naiinit talaga yung tawag. No. Take a medicine every day. Paano ang sasabihin mo kay Chris na siya na tumiretso sa mga ama ng anak niya? Huwag na niya dinadamay. Go straight forward to the father of your son. Yeah! Tama. Don't and talk to them what they do to you. What? Huh? Sige na, okay na, magkakaintindihan na tayo. Alam mo, ang tumayo na si Chris Aquino. Tumayo na, naligo na, nagpalamig na. Matapos. We loves you. We love you. We love you. We pray for your... Yan. Safety. And more strength coming from you. From God. At least nakakaalubang. Salamat, Lord. Thank you. Ngayon, pag-usapan naman natin, may take-off area. Diba? Ang mga artista na medyo nagdadalawang isip na ang mga producers para kunin sila. Ganon? Ito ba yung mga artista ang iniiwasan ng mga producers? Kasi nga, nagkakaroon ng problema sa set. Mga pasaway, Ate Christy. Masakit ng ulo. Ay. So, ito na ang mga artistang ito. So, hindi natin papangalanan to? Pwede din. Pwede? Para mag-isip-isip ang ating mga viewers. Ay, hindi papangalanan. Oo. Ay, wag natin pangalanan. Sige, wag na. Todo to, pag hindi pinangalanan. Oo, sige. Malala ito. Kasi pag may pangalan to, syempre, break tayo. Oo, sige. Okay, akin yung una. Isa po siyang kilalang action star. Ay! Isang action star na nagkaroon naman ng pagkakataon na sumikat noon, pero lately, nagkakasakit ng palagi. Iniiwasan na po siyang kunin sa mga serye nung hindi pa masyadong matindi ang sakit niya. Nagre-reklamo kasi yung mga babaeng kasamahan sa set. Patulad yung isang actress na magaling, tatabihan niya. Ang sarap-sarap sigurong ano yun ng chuchu mo. Ang laswa? Bastos. Siguro pagka sinundot ko yan chuchu mo, masasarapan ka. Ay! So mula noon, nagsumbong yung mga artista, hindi na siya na-line up sa casting. Natural lang naman kasi kung Diyos ko, kung lahat ng co-star niya, ginaganon niya, walang matitira talaga sa set. Kaya pala may gout to. At may sakit siya ngayon. Oo, yung gout at si Christy na halos hindi makalakad. Sumunod. Okay. Ay, eto, isang singer-actress. Turn to actress. Ay, isa pa yan. Singer-actress. Turned actress. Akala ko. Ito, magaling to eh. Tsala. Kaya lang ito, may pagkamaldita na talaga. Hindi niya napigilan pagkayang maldita niya. Kasi kinukorek niya yung mga pinapagawa sa kanya ng direktor sa eksena na... Eh, nasa script yun. Nasa script yun. Bili mo, ikaw pa namang bagbago. Artista ka lang. Hindi naman artista ka lang. Kundi kailangan mo sumunod kung anong sabihin ng direktor. Kasi yung direktor nakakaalam nung sequence na yun. Oh, yung takbo ng takbo ng kwento yun. Aba, umaapila siya. Na, ay, hindi ko gagawin niya kasi kaming mga sosyal. Hindi ganyan na paano gawin niya mga bagay-bagay na ganyan. Sosyalera. O kasi yung eksena kasi makikipag-away. Na babatuhin niya, iampas yung bag doon sa kaaway niya. Ay, sinabi niya ba naman, tinawag niya talaga yung direktor. Sinabi niya, ay, kami mga sosyal, hindi kami gumagawa ng ganyan. Talakan lang kami, hindi kami mga ganyan kachisay. Ay, yun ang hinihingi ng role. So, inilagay yung sarili niya doon sa role. Oo. Hindi naman to kwento niya. Hindi niya magkukwento para isa lang siya sa marami. Oo.
Diba? Doon. Kaya sa ay. Kaya pag pipilihan. Ay, naku, wag ngayon. Magdi-delay-delay ang mga taping natin. Oo. Kasi pag nagbubuo siguro ng casting, oo, no? Ay, hindi na. Huwag na siya isama. Okay. Eto. Sunod. Eto kabuhok ko to. Kabuhok ko yan. Parang may escobarin. Oo, oh, may escobarin, di ba? Parang tama ka na tama. Kasi exacto. Pero hindi mo naman siguro kaamoy yung apelyido niya. Pero Ate Christy, may amoy doon talaga ito eh. Hmm. Naiimbier na yung mga direktor, yung mga kasama niya na pupunta sa set ng taping. Wala, walang digo. Ha? Oo! Oh. Sa bagay, noon sigurong panahon na abalang-abala siya sa bisyo niya, no? Ayun niya, di ba? Lasing! Di ba, alam mo naman pag sorry po sa mga umiinom po ng alak, ha? Pero yung, di ba, lasing ka? Ano bang tawag din pag lasing ka? Lumalabas yung amoy mo? Yung singaw. Yung amoy. Iyan, isa yan sa mga pinoproblema. Pagkatapos pagdating sa set, may pagka primadonna pa rin. Ayun! May pag primadonna yan. Akala mo hindi galing doon sa baba. Oh, bakit nasa taas ba siya? Nang buhok ko. Eh, yung apelyido para man niya, hindi kagandahan ng amo. Oo. Nakakaloka siya, di ba? Drama pa nga siya, nakipaghiwalay siya dun sa kasamahan niya. Mm-mm. Sa isang girl lalo na ano. Ah, okay. Oh. Tapos ngayon may balita, chorba na naman. Ay! Kabuhok mo talaga. Tama. Oh. Super ba yung pangalan niya? Super na super. Okay. Oh. Susunod. Ay, eto rin naman. Eto talaga, pagdating sa acting, talaga wala ka naman masasabi dito. Ay, magaling. Ang problema din yan, oh, din ka parehas ng kabuhok mo. Oh. Hindi kaya barkada sila? Malamang. Magiging barkada yan pag nakilala yan. Kasi ito talaga sakit talaga ng ulo dito. Kasi, while on the set, diba? Mm. Nagnonomo. Iba yung laman, ano? Iba, iba yung laman ng kunyari, diba? Meron tayong iniinom na merong ano. Soft drinks. Oo, oh, yung, yun, ano, tsa, diba? Kasi kakulay ng tsa yun, diba? Yung kaya, diba, iniisip po, ay, umiinom lang siya ng tsa. Tiday, pag bumungay, kamusta ka? Hala! Kaya nagkakawardi-wardi. Magaling na artista pa naman. Ang galing niya. Ang galing. Sayang na sayang galing. Oo. Eh, yung isa, ako eh, paborito mo yan. Napakagaling naman nito. Lagi nakaganyan to. Nakataas ang kilay. Ang galing nitong Medusa. Oh, Valentino. Diyos ko. Pero, dahil kapag ka ang kausap niya o ang kabatuhan niya ng linya, ay hindi agad-agad na kukuha yung linyahan. Sasabihin niya agad ng boba. May kahinaan. Ayoko sa mga mahihina. Ay, grabe. Ganun talaga. Talagang lalayasan niya yung set. Pagka yung kasama niya ay hindi magaling. Pili niya siguro lahat ng tao ay magaling. Pili niya. Grabe. Yung talento niya, wala naman sa iba yun. Oo. Itong huli naman po natin, mga kachika. Buti nga, maayos na siya ngayon. Dati-dati, ibang klase to. May serye. Importante yung role niya. Darating siya, putik-putik. Galing sa kunsaan. Kasi may bisyo sa nun eh. So siguro nakatulog lang saan. Baka nagpunta lang sa gilid ng kalye. Kung saan inabutan doon na. Oo. Kakain na ang cast agad. Hotdog. Hindi niya matusok yung hotdog na kaya lambot-lambot. Kasi lasing. Wasted. Pero Ate Christy, aminin ko na ang aktor na ito talaga ay... Eh bakit nga eh? Nagkasundo nga sila ng isang actress. Sa Raps Room. Talaga. At saka mainit na pinag-uusapan ngayon yan kasi meron siyang ano sa isang pelikula ngayon. Taga-Dakota Harrison daw. Ay, nagpasilip daw Ate Christy. At hindi niya ikinailiyo. Alam mo, kayong dalawang bakla, magdating sa mga silipan sa mga Dakota, wala na. Hindi na ako kasali. Eh kasi naman na. Pasensya ka na. Kung gusto hayaan mo, pag meron din, papasilip ka. Pakikita na din ka namin. Para nakaka-relate ka lang sa amin. Pero talaga. Hindi raw taga duty free. Ay, hindi daw Ate Christy. Talagang wala siyang pakialam, di ba, na na kumaway ang kumakaway si Junjun. Ay, talaga. Siya na ngayon ang bansag na king. Ate Christy. Nakakaloka. Siya na pala yun. Buti ka mo na untog. Oo. Sayang eh. Masmasan. At magaling na artista siya, to. Sayang siya. Galing niya umarte. Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Malapit ka pa. Oh!
At ang sino ba yan? Ang ay, dami ng sino ba yan natin, ha? Nandito dito, Ate Christy. Yan, sa aking relo. Ayan. Ito talaga, inihandog ko ito sa lahat ng mga tumututok talaga sa SNN. Sobra-sobra. Salamat po sa inyong pag-support. Ay, na, pwede mong bigay. Gustong-gusto kasi ni ay Ate Gerald Sibayan yan. Tutok na tutok yun. Para sa Comedy Queen, ay de las Alas, kay Pilot, Gerald Sibayan, mga anak, hulaan nyo kung sino to. Go! Eto na yung, di mo binanggit Ate Christy. Kapagin na. Aktor, makulit kapag nangungutang. Ay, napako, napaka-utangero. Ay, utangero? Itong si aktor mahilig sa makipagkaibigan. Mm-hmm. Madalas na kinakaibigan niya, siyempre mayayaman. Kinuklose niya yung talagang may datong. Ate Christy and Romel, pagka-close niya na o super close niya na yung isang kaibigan, uutangan ka nito. Ay, naku. Mega utang at hindi basta utang. Ay, malaki ang utang. Tang. At walang pinipiling panahon, ano? Wala. Kaya tag-ulan, tag-araw, tag-bagyo, tag-labig. Wala siyang ganun at walang sinisinuri kung anong oras. Kaya madaling araw. Kahit nagtatrabaho yung mga kaibigan niya. Ay, nakiinis nga Ate Christy yung kaibigan niya. Nagtitaping. Pumunta doon sa taping. At parang siya pa, yung kaibigan niya pa, ang may utang sa kanya. Ay, nakabantay. Nakabantay. Kapal sa festival. Dahil, oh, yung promise mo. Dahil siyempre, inunahan niya ng tawagan Ate Christy. Oh, yung promise mo. Dahil siyempre, may patago. Larang may patago, Ate Christy. Sobra naman. Oo, sobra naman yan. Oo. Dahil nakakaloka siya. Dahil sa totoo lang, mayaman din naman yung angka niya noon. Aminin na't noon, napakayaman. Pero anong nangyari? Bakit ngayon ay utang siya ng utang, utang dito, itang utang may doon? May bisyo sigurado to. Kaya siguro ano? Ganun eh. Ang bisyo nakakapagtakapal ng mukha. Ay, siguro yan. Ate Christy, ito din yung dahilan ba't siya iniwanan ng actress na naging jowa niya. Eh siguro kahit yung girlfriend niya no, na sexy. Diba? Yung tama niya lang. Alam mo ba nagbebenta yan? Pati aso niya. Ay, eto na, Ate Christy. Relate ako dyan. Alam na alam ko kung saan niya binenta yung aso niya. Nagulat yung mga kasama sa bahay, yung aso na inaalagaan nila, ibinenta. Akalain mo yun? Aso, ibinenta? Ganon talaga, ha? Eh, buti nila yung pati yung mga hindi bumbilya ng mga ilaw. Bakit? Sino ba nagbebenta nun? Sumalangit na uka. Sino yan? Wag na. Anak ko. Huwag na. Pero ganun talaga yung mga addictus bindictus sa tutusti. Ngayon, hindi natin masisisi. Diba? Kawawa naman. Alam mo ba? Sayang siya. Oo. Di ba awardee ka nung katunog mo? may split sa kiyapo yan. Diba? Oh, yun nga. Yun. Nako, sayang ito. Wapo pa naman. Magaling umarte. At saka pinabayaan niya na yung katawan niya. Huwag ka lang maging kaibigan niya, Ate Christy. Bakit? Pupunta rito yan. Utangan ka. Ay, nako. Bigyan mo pa kami ng clue. Clue? May mga ano siya? Tato? Puno? Hindi ko alam dahil hindi ko pa naman siya nabubuksan. Hindi ko pa nabubuksan, no? Hindi, hindi ko alam. Pero may mga tattoo siya. Ang daming artisang may tattoo eh. Ako lang may tattoo ako eh. Naging jowa siya ng isang anak ng isang kilalang aktor. TV host. Yun na yun. Yun. At naging karelasyon dati ng isang sexy star, sexy actress, hiniwalayan siya. At dating kasama sa grupo ng mga gwapo talaga. At gwapo naman talaga kasi siya. Hanky-hanky. Oo. Ayan ha. Ang dami na niyan ha. Ayan. Diba? Alam na nila yan, Ate Christy. Oo. Huwag kang pupunta dito ha. Magte-text naman yun, Nay. Paano makapag-ready ka? Ay, sira ang telepono. Okay. Naku, talaga rin naman. Ano ba dapat gawin para maano yan? Eto na nga. Mag-subscribe po kayo at mag-share po nyo ang aming live para mas marami po tayo. At syempre, ikalimbang po ninyo ang kampana para ma-notified po kayo na may bago po kami upload. At ang iyong... At syempre, thank you so much sa Ate Christy, kay Direk. At salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa aking vlog. Wow! Morley Alinio. Ito ang tundo. Sana po supportahan niyo po rin ako tulad dito sa Showbiz Now na. Thank you so much po. Yes! Totoo yan. Ang lakas ng pag-angat. Oo, salamat. Iba. Romel, thank you so maraming much. Maraming salamat din po sa and Morley. Thank you, Ate Christy. At syempre po, alam namin nakipaghalakhakan kayo sa bandang dulo na lang. Naging seryoso po tayo sa una. Balanse po ang ating programa at wala po kami itinatago sa inyo kung ano po may
emosyon namin. Kasama po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong programa at ito ang Showbiz Now! Now!